kapag magkaroon tayo ng violation, hindi po magkakaroon ng ads yung mga Reels video ninyo. So hindi tayo maging eligible dito sa Facebook Reels monetization. What's up, madlang people? This is Tomboy TV, ang kokwak sa YT, alright? Madlang people, every upload ko ng video ay nagbibigay ako ng pa-shoutout. Kaya kung gusto nyong ma-shoutout on my next video, just comment down below. At yung mga nag-comment sa previous video ko, may pa-shoutout kayo. Kaya tapusin nyo itong video ko kasi ang shoutout ay nasa dulo. Reels, reels, reels. Puro na lang reels ang topic natin dito, alright? Sa mga nagtatanong kung bakit hindi pa daw sila naging eligible dito sa Facebook Reels monetization, kasi marami na daw silang followers at marami na din silang views. Inulit ko po, hindi po natin kailangan ng maraming followers para maging eligible dito sa Facebook Reels monetization. Sa dami ko nang nagawang tutorial dito about sa Facebook Reels monetization, at may mga sample din ako na Facebook account sa mga kaibigan ko, so tested and proven na ito. Alright. Kung gusto mong mabilis ma-monetize dito sa Facebook Reels, dapat alam mo to. Ngayon, pag-usapan natin kung paano tayo mabilis ma-monetize at kumita dito sa Facebook Reels. At kung ano yung mga bawal dito sa Facebook Reels. At baka kasi hindi nyo lang alam. Char. Palagi kong sinasabi dito na bawal tayong mag-upload ng mga video na may watermark, especially yung TikTok. Kahit hindi po galing sa TikTok, basta may mga watermark na naka-attach, bawal po ito. At para may idea kayo kung ano itong watermark na pinagsasabi ko, may mga sample video ako dito na may watermark galing sa iba't ibang social media platform. Marami na kasi ako nakikita dito na nag-upload sa Facebook Reels na may watermark galing sa TikTok. At sample po, ma-monetize kayo dito sa Facebook Reels overly ads monetization. Tapos yung mga video ninyo ay may watermark, hindi po magkakaroon ng ads yung mga Reels video ninyo. At sample, kung magkaroon man ito ng ads, limited lang po yung ads na lalabas sa mga Reels video ninyo. Tandaan nyo po, competitor ni Facebook si TikTok. So bakit kayo pasasahuri ni Facebook kung ibang social media platform ang ginapromote ninyo? Tama, mali. Alright. Pangalawa, bawal dito sa Facebook Reels ang magkaroon tayo ng copyright claims. Kasi kapag magkaroon tayo ng copyright claims, automatic magkakaroon na tayo ng violation. At kapag magkaroon tayo ng violation, so hindi tayo maging eligible dito sa Facebook Reels monetization. Kadalasan sa atin, kumukuha mismo ng BGM or music dito sa Facebook Reels. Magaganda kasi yung mga BGM or music dito sa Facebook Reels. Kaya mas marami yung nagkaka-interest. Inasok natin itong pag-Facebook Reels para kumita. Pero kung wala tayong kita, so ano na, nga. At may tutorial ako dito kung saan ako kumukuha ng mga BGM or music para sa mga Facebook Reels video ko. Marami silang mga pre-copyrighted music, so pwede kayong mamili dun. Ilalagay ko ang link sa my description. Sa mga nagtatanong naman kung ano daw yung gagawin nila kung sakaling may mga copyright claims sila na mga music. Ang una pong gawin ninyo ay magpa-review kayo. Tapos kung nakapagpa-review na kayo, then hindi pa rin nawawala yung mga copyright claims issue, so mas safe, i-delete na lang ninyo yung mga video na may mga copyright claims. Kasi aanhin nyo naman yung mga video na yun, magkakaroon kayo ng violation tapos hindi nyo naman pagkakitaan. Diba? At may tutorial ako paano tayo magpa-review para maalis yung policy issues at violation natin. Ilalagay ko ang link sa my description. Tandaan nyo, madlang people, mabilis tayong ma-monetize dito sa Facebook Reels kapag wala tayong violation. Kasi kailangan nakasunod tayo sa Facebook Community Guidelines. At ang pangatlo naman na palagi kong nakikita dito na ina-upload sa Facebook Reels, hindi po pwede yung mga photos tapos lagyan natin ng music
then gawing video, hindi po siya pwedeng maging eligible for monetization. Ang kailangan po na in-upload natin dito ay video, hindi po photo. Alright. At ang pinakabawal dito sa Facebook Reels, yung mangawa tayo ng video ng ibang tao, or gamitin natin ang video ng ibang tao, tapos i-upload natin sa mga Facebook Reels natin, bawal po yun. Tandaan nyo, mas mabilis tayong ma-monetize dito sa Facebook Reels kapag sarili nating video. Kasi matitrace po yan ni Facebook kung original ba yung mga video natin or kinuha lang natin ito sa ibang tao. Parang followers lang din yan. Kahit nagkaroon na tayo ng maraming followers, tapos hindi tayo naging eligible dito sa Facebook Reels monetization, kasi nalalaman po yan ni Facebook kung organic or legit ba yung mga followers natin. Okay na yung slowly but surely. Ang importante kasi dito, madlang people, we need to create informative video. Kasi kapag magustuhan ng mga tao ang video mo, ang followers mo ay to be follow. Alright. Ay, yung hindi pa nakapollow sa Facebook page account ko, baka naman. Tandaan nyo, madlang people, kung ang purpose mo lang dito ay mag-entertain ng tao at gusto mo lang talagang mag-post, hindi po bawal lahat yung mga pinagsasabi ko. Pero kung ang purpose mo ay kumita dito sa Facebook Reels, bawal po lahat yung mga tinutukoy ko. Mamili lang po kayo dito, madlang people. Gusto nating kumita, sundin lang natin yung rules ni Facebook. Kung ayaw nating kumita, mag-upload lang kayo ng kahit ano. As simple as that. At kung mahindi kayo naintindihan dito sa video ko, just comment down below. Pipilitin ko pong sagutin lahat ng mga katanungan ninyo. For more Facebook Reels topics, bisitahin nyo lang itong channel ko. May playlist ako dito para hindi na kayo mahirapan. At marami pong salamat sa paulit-ulit nyong panunod sa mga video ko. At yung mga new subscribers, thank you. At sa mga hindi pa nakasubscribe, baka naman. This is Tomboy TV. Thank you for watching. Bye! Thank you.